Hey YouTubers, so my name is EJ. Welcome to my channel, Mr. Pogi TV. Now, meron akong may bumabagabag sa isip ko. Sige, sabihin nyo nga, nakakapagpabagabag na kaya ko. Pero anyway, going back, may bumabagabag sa isipan ko. Yan. Tungkol sa post dito sa Facebook na nagsasabi, mag-focus ba? Ayan. When you are angry, be silent. Okay. So, anong meron dito? So, bakit nakakapagpabagabag sa isipan ko? Napansin ko lang kasi, marami mga tao na mabilis umiti ng ulo. Uno-una sa mga restaurant, pag matagal yung pagkain nila, nagagalit sila. Pangalawa, pag traffic, lalong-lalo na pag traffic. Kasi sino ba naman hindi may inis pag traffic? Yan, di ba? Ano pa mga sunod? Pila. Yung mga pumipila, nakakainis syempre, di ba? Ano pa ba yung mga bagay na nakakapagpagalit sa atin? Siguro, basta marami mga factors kung bakit nagagalit ang tao. So, ending, hindi nila na-control emotion nila. So, pag hindi nila na-control emotion nila, ngayon na, kung ano-ano yung mga nagagawa. Kagaya ng mga nasa balita ngayon, mga nag-road rage, yung mga pumapatay dahil sa galit. So, ako, siguro this is just a quick advice or a quick tip lang. Kagaya na sinabi sa post, when you are angry, be silent. So, anong magandang madudulot nun? Kasi kapag tahimik ka, well, may isip mo na mali yung gagawin mo. Una-una kasi pag nagagalit ka, tumataas yung pride mo. Diba? Pag tumaas yung pride mo, syempre, sino ba naman gusto natatabakan ng pride? Pero as much as possible, huwag mong pairali ng pride mo at yung galit mo. Yun yung dalawang bagay na huwag papairalin. Kasi pag nagalit ka, tumaas yung pride mo, so sino nang pipigil sa'yo dyan? Syempre, pag naisip mo, ayoko, mali naman siya, ganyan. Pero, on the back of your head, dapat pala nag-sorry ako, dapat pala nag-apologize na lang ako, dapat pala hindi ko nalang pinalaki. Kasi, tandaan nyo guys, nasa huli ang pagsisisi. Okay? So, nasa huli ang pagsisisi. So, kapag nagalit kayo, ganito lang gagawin nyo. Ako, ang ginagawa ko, pag nagagalit ako, tatahimik ako. Una yon, tahimik ka. Pangalawa, maghuminga ka ng malalim. Ganyan. Breathe in, breathe out for about mga 10 to 15 seconds. Ako, ganun ginagawa ko. Tapos, kasi minsan kapag nagagalit ka, kasi parang kang nanginginig. So, parang di ka makapagtimpi. Okay? So, ang gawin mo, isipin mo kagad yung outcome. Pag nagalit ka ba, ano mangyayari? Magkakaroon ng gulo. Pag nagkaroon ng gulo, hindi na irreversible yung mga ganun bagay. At pag nagkaroon ng gulo o nagkaroon ng away, syempre, nakakahiya naman sa ibang mga tao din. Syempre, nakakayari pag mga ganun bagay eh. So, timpla-timpla tayo ng mga galit natin, okay? So, yun yung pangalawa ko. So, hinga ka ng malalim for 15 seconds, for 10 to 15 seconds. Pangatlo, ayun nga, pag-isipan mo na mabuti kung ano yung magiging consequence pagka nagalit ka, okay? Mag-isipan mo na mabuti. Kasi, hindi mo alam, baka mamaya, yung kakagalitan mo, mamaya, bigla ka saksakin. So, I'm not saying na baka mamaya patayin ka bigla, pero it could happen. Okay? It could happen. So, hindi malabo mangyari yun. So, kumalma ka. Tumahimik ka, kumalma ka. Tapos, huminga ka ng malalim. Tapos, pag napag-isipan mo kung anong gagawin, huwag mong hahayaan na umiran yung pride mo. Kasi yung pride natin na yan, pinapahamak lang tayo niyan. Well, in some ways, ang pride, it's good. But in most ways, it's bad. Okay? So, mas maganda na rin na binababaan mo yung pride mo. Kasi in a way, hindi ka nag-create ng conflict sa ibang tao. So yun yung mga ganung bagay na ma-advise ko sa inyo. So guys, remember, huwag natin paiirali ng galit natin para hindi tayo magkaroon ng gulo. And in the end, tayo rin kasi mahihirapan kapag pag nasangkot tayo sa mga gulo. So yung iba sa sobrang taas ng pride, yung iba sa sobrang galit nila, hindi nakapatay, makakasakit sila ng tao. So ending nun, hassle, diba? Sipin nyo na lang, pag nagalit kayo, in the next days, in the next few months, maaalala na pa rin nila yung ginawa mo na yon. Kahit anong gawin mo, maaalala nila yon. Kasi diba nga, naaalala nyo yung lesson sa values. Yung kapag ka, actually sa retreat yun eh, merong paper, piece of paper, color white lang, tapos
period, may period sa gitna or may dot sa gitna. So, pinakita sa amin yung dati, si tinanong, ano nakikita niyo dito sa papel? So, ang nakita namin is yung dot lang. Hindi namin nakita yung puti. So, nag-focus kami sa dot lang. So, anong ibig sabihin nun? Meaning kasi, ang mga tao, kagaya mo, kagaya ko, ang nakikita lang natin malimit sa mga tao is kung ano yung masamang ginawa. So, hindi nila nakikita kung ano yung kabutihan mo nagawa. Yan. So, better lang na kapag mga ganung bagay, kalma lang tayo, huwag tayo magagalit agad. So, it's the best way to live life. Be calm, be relax, be nice to everybody. So, that's it. Okay? So, this will be the end of my video. And gusto ko lang talaga ilabas sa utak ko. So, just subscribe to my channel. Please like, comment, and subscribe. And marami tayong videos na magagawa pa dito. Okay? Now, peace out!